Welcome back sa ating YouTube channel, Dean Arvin TV. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga ginagamit ng isang live streamer. So, mag-unboxing tayo ng live broadcasting equipment. Pagkatapos lang yan ng napakaikling intro na ito. So, ito nga ay mag-unboxing tayo ngayon ng mga ginagamit ng isang live streamer. Siguro ay nagtataka kayo sa mga baguhan, sa mga nangingisda, sa mga naghahanap ng mga banana o saging, ay nagtataka kayo ano-ano ang mga ginagamit ng isang live streamer. Ano-ano ang mga pinipindot nito, bakit gumaganda yung kanilang mga boses, yung mga pakulo ng isang live streamer. At yan ang titingnan natin ngayon sa unboxing na to. So, titingnan nga natin yan. Mag-unboxing tayo. Start na tayo. So, guys, ito na nga yung ating gagamitin sa pagda-live stream. Ito yung mga ginagamit ng mga live streamer. May mga kilala akong live streamer na gumagamit nito. May mga kilala rin naman akong live streamer na hindi gumagamit nito. So, yan nga yung mga i-unboxing natin maya-maya. So, unboxing na natin yan. So guys, una nating tingnan yung laman nito. Yan. Ang nakalagay dito ay professional mobile phone live broadcasting bracket. Ito po yan. Mura lang po yung pagkakabili namin ito. Sa mga gustong mag-start ng live streaming, hindi ko kayo sinasabi na bumili agad kayo ng ganito. Ang masasabi ko lang sa inyo ay kung sakaling mag-start kayo ng pagiging live streamer, ay makatulong sa inyo itong mga ganitong gamit. Kaya tingnan na natin ang laman nito. Ito yung unang laman niya. Ayan, ito po. Ito yung laman ng box. Ayan. Pero mamaya po ay iseset natin to para makita nyo rin ano ang itsura ng kabuuan niya. Meron din ito. Ayan. Sa mga hindi alam kung ano to, ito po. Dito nyo po ipapatong yung pinaka yung ganito nyo po, yung tinatawag po nilang V8. Dito po yan nakapatong sa part na to. Ito naman holder yan. Holder po yan, yan. Kasama rin po yan sa box. At syempre yung mga iba pang mga gamit. Ito po. Sama po yan sa box. Sa box na mahaba. So, next. Bumili na rin ako nito. Yan. Ang nakalagay po ay LED full color rotating lamp. Yan. Ito po yan. Yan. Binili ko to kasi yung ibang mga live streamer parang may pa-party sila. Parang may mga disco sila habang nagla-live stream. So, susubukan din natin yan sa susunod. At sasayaw tayo, charot lang. At gagamitin natin to sa live stream. Ito po itsura niyan. Ito. Umiikot po yan. Ito, kung makikita nyo, bakit parang basag. Hindi po yan basag. Talaga pong ganyan yung kasi umiikot po yan.
Next ay ang live broadcasting equipment. Ito nga po yan. Ito yung laman niya. Ayan. Ito yung laman, no? Meron ito. Ayan. Hindi po ito gamit sa badminton. Baka kayo malito. Ito po yan. Siyempre, itong pinaka-wire ng mic. Ayan. Wire po yan ng mic. Meron din ito. Ayan. Sa maglalaba, yan. Pwede ito magamit. Joke lang. Ayan. Ito naman, dito nyo ilalagay yung pinaka-mic nyo. Ayan. Pasok nyo dito. Ayan. At syempre, yung pinaka-mic nya. Ito po yung pinaka-mic nya. Ayan, ganyan po yung itsura ng mic. At syempre, merong may foam sya. Nasa inyo yan kung gusto nyo lagyan ng foam yung mic. Pwede rin naman wala. Kasi, meron naman kasi tayong ganito. Ayan. Pero nasa inyo yan. Kung trip nyo, nasa inyo yan. At syempre, meron nga po netong ganito. Ito po yan. May spring po yan. Next tayo ay yung tinatawag na live sound card. Ano ba yung live sound card? Ito yung isa sa mga pinaka-importanting ginagamit ngayon ng mga live stream. Napapadali yung pagtatrabaho ng isang live streamer sa pamamagitan nito. Tingnan natin laman niya. Bumili kayo nito, ay siguraduhin yung unang-una nyo makikita ay ang mga ganito. Ito po yung mga magko-connect sa cellphone ninyo papunta dyan sa V8 na yun. At ito na nga po ang pinaka live sound card. Ganito po ang itsura ng isang live sound card. Kung sakaling bibili kayo, ganito po ang itsura ng live sound card. Yan. Dyan, makikita nyo ang mga pinipindot ng isang live streamer para mapadali ang kanilang mga pagtatrabaho. Yan po. Mababasa nyo dyan yung mga pinipindot ng isang live streamer para mapaganda ang kanilang pagla-live stream. Yan. Yan po. So, yan nga po ang laman. Ang unboxing natin ng mga ginagamit ng isang live streamer o ginagamit sa live streaming. Kung sakaling kayo ay mag-i-start ng isang live streaming, hindi ko sinasabing bumili agad kayo, pero kung meron naman kayong budget at kaya nyo naman at afford nyo naman, mas maganda ito dahil makakatulong sa inyo ito sa inyong pagda-live stream. So guys, ito na nga at naayos na natin. Kung nakikita nyo yung nasa likuran ko, yan na po yung pinaka buo niyang set ng in-unboxing natin. Yan, ayan po nasa likuran ko. Pakita ko po sa inyo. So guys, sasabihin ko lang sa inyo na nasa inyo yan kung sa inyo gusto ilagay ang inyong mic, pwede sa part na to, which is pwede siyang magagamit nyo to sa table nyo yan. Dahil nga may lock po yan dyan. Ngayon kung sakaling mga trip nyo naman na gamitin ang part na to dito sa lagay ng mic na to, ay pwede rin. Ngayon may mga bilog pa dito yan. May mga bilog pa dyan. Dyan nyo ilalagay. Dyan nyo pwedeng itusok ang inyong mga gagamiting ring light. Yan. At ito yung pwedeng holder siya sa cellphone. Yan.
At lilinawin ko rin po sa inyo yung part na to. Sa part na yan ay kailangan nyo sundin ang mga para dito. Kasi meron po yan, manual yan. Meron po yan ganito na kailangan nyo sundin ang paglalagay o pagkoconnect ng mga USB type na yan. So yan nga po, meron nga po yan ganyan sa likod. Ayan, susundin nyo po yan para maging maayos ang inyong pagla-livestream. At yan nga po ang ginawa nating unboxing ng ating live streaming equipment. Kung sakaling kayo'y mag-unboxing at gusto nyong malaman ang tamang setup, balikan nyo lang ang video na to, sana'y makatulong sa inyo ang pagsisetup ng ganitong klaseng live streaming equipment. So kung nagustuhan nyo ang napakaikling video na to, paki-like and subscribe syempre ang ating YouTube channel, Dean Arwin TV. Maraming maraming salamat.